So, welcome back sa ating YouTube channel, mga classmate. So, kung napanood nyo yung video kanina, pansin nyo, palyado yung andar ng ating makina. So, sa video na ito, aalamin natin kung anong pyesa at kung paano natin maayos yung pagpalya ng ating makina. So ano nga ba nagkukos ng pagpalya sa mga makina? So ang makina kasi natin mayroon dalawang components para makapag-create ng combustion, which is syempre yung fuel tsaka yung kuryente o yung spark na binibigay ng ignition ng spark plug natin. So una natin i-check, syempre tanggalin natin yung mga spark plug. Tingnan natin kung basa ba siya, kung paano yung pagkasunog ng gasolina. Then doon tayo magbe-base bago tayo tumingin sa iba pang pyesa natin. So sa pagtatanggal ng ano natin, mga high tension wire, may kanya-kanyang ano yan, ha, pagkakasunod-sunod. So kung hindi nyo kabisado, markahan nyo na lang kung alin dito yung 1, 2, 3, 4. Hindi kasi pwede magkapalit-palit yan. Ito mga classmate, no, ito yung spark plug ng cylinder number 1. Maganda siya, tuyo. Okay. Tapos medyo brownish din yung ano niya, yung tip. Ewan ko lang kung wala ka sa focus. Yan. Maganda yung sunog. Dito sa cylinder number 2. Yan, basa. Yan. Basa siya. Kita nyo ba na parang nangingintab siya? Okay. Kasi basa. Okay. The rest, itong 3 and 4, maganda rin siya. Okay, ito lang number 3. Ang kita natin na ano, nabasa. Ngayon, alam na natin na ito yung nagiging cause ng pagpalya o yung misfire ng ating sasakyan. So alamin natin ano ba itong ano ba yung basa na yan. Okay. Tiningnan ko at inamoy ko rin, ito ay gasolina. Kasi kalimitan pag sinasabi nila, pag basa ang spark plug, ang kailangan gawin ay mag-top overhaul. Okay, so gastos agad 'yon. So dito kasi na amoy gasolina siya. So ibig sabihin, okay pa yung valve seal, yung piston ring, hindi tumatagos yung langis galing sa ating makina papasok ng combustion chamber. Tapos wala naman akong nakitang unusual dun sa usok natin, no. So ito lang talaga, basa lang siya kaya siya pumapalya. So alamin natin kung bakit basa ito ng gasolina. So siguro nagtataka kayo, no. Kasi sasabihin ng iba, natural lang nababasa yan ng gasolina dahil nga nandun siya sa combustion chamber kung saan nandun yung piston natin, nandun din yung ano natin, doon din nagtatagpo yung mga nozzles ng injector natin. So sinasabi lang, natural lang nababasa ito ng gasolina. Pero kapag ito ay nag-ignite na, dapat yung gasolina na yon ay masusunog na, hindi may iwang ganitong basa. Okay. Ibig sabihin, kaya ito basa, hindi na nai-ignite ng maayos. So ano ba yung pwedeng maging cause nyan? High tension wire, itong distributor assembly natin kasi nandyan yung ignition coil.
nandyan din yung igniter module. Okay, hindi katulad ng sa ibang sasakyan na kada spark plug may kanya-kanyang ignition coil dito, assembly na, nasa isang pyesa na lang, ano. So yun, check natin kung anong problema na mga yan. Ito mga classmates, so tinanggal ko yung distributor cap. Ayan, oh. So yan, nakalagay yan dito. Siyempre, takip nga nung distributor natin. May dalawang ano lang yan, may dalawang tornilyo lang yan, magkabila. Okay. Pag natanggal nyo yon, mabubunot nyo na siya. Ang ginawa ko dito, kanina nakita ko may mga ano to eh, mga dumi. Okay. Sa pag-inspect ng ano, ng ganitong cap. Ayan. Kasi may part dito na ano, na rotor. Ayan, kung nakikita nyo yan. Umiikot yan kasabay nung ano natin, kasabay nung pag-ikot ng ating camshaft. Kasi connected yan dito sa cams nung makina natin. So ito dapat yung parting gitna nyan, yan, no? Para may spring, lumulubog-lubog siya. Ang ginawa ko muna, nilinis ko to. Yan, yung mga terminal nya. Kasi pag madumi yan, mawawala na ng contact yan. So bawat spark plug may kanya-kanyang ano yan, firing order. Kaya nga sabi ko, itong mga wire nya hindi pwede magkabali-baliktad. So may firing order yan. Then nilinis ko muna to, kasi baka nga ako madumi lang yung contact, kaya may part sya na pag ikot hindi nag-spark o hindi maganda yung contact nya dito, hindi magbibigay ng ignition do sa ating mga spark plug. So ang ginamit ko lang panlinis dyan, ito lang, paint brush tsaka itong maliit na steel brush. Okay, binrush ko lang yung mga ano, mga terminal. So ngayon subukan natin kung mawawala na yung palya. So yan mga classmate, nilinis ko muna yung mga spark plug bago ko ibinalik. Then binalik ko na rin yung distributor cap. May palya pa rin siya. Palyado pa rin. Mapapansin nyo naglalaro yung ano niya, yung minor nyo, tapos umuubo-ubo yung makina natin. Pero pag rev ulit natin, yun, parang sinisunok muna bago siya makabuelo. Huwag natin buksan yung aircon. Ayun, hirap na siya. Ayun, oh, palyado, patay yung aircon. So after nating malinis yung ano, distributor cap, palyado pa rin. So ito, susubukan natin, bubunutin natin isa-isa yung mga ano ta, high tension wires niya. Ingat lang ano, kasi malakas yung kuryente niyan. So mas maganda kung meron kayong flies or naka-gloves kayo, no. Kasi baka biglang tumalon yung kuryente. So ngayon, dapat 'yan pag tinanggal natin, may reaction yung makina na medyo magigi-sluggish yung andar niya or aalog-alog yung makina. Ibig sabihin working yon. Pero pag walang reaction, ibig sabihin yung ano na yon, yung spark plug na yon is patay or hindi na nagre-react. Okay?
So namatay, ibig sabihin buo ito. So start ulit natin yung makina. Subukan natin itong cylinder number 3. You know, napansin nyo, parang humihina siya. Ito naman, cylinder number or spark plug number 2. Oh, walang reaction. Saksak. Bunot, walang reaction. Yan. Wala talaga. Number 1. Papansin nyo dito, walang reaksyon. Ibig sabihin, ito yung hindi gumagana. Yeah, so mga classmate, tapansin natin na itong high tension wire o itong spark plug number 2 ay hindi nagre-react. Ibig sabihin, hindi siya nagpa-fire. So ngayon, bunutin natin to. Binunot natin yan. And then, ito yung mga ginagawa ko mga classmate, no. Every time na nagpapalit ako, isang set yan, sabay-sabay, isang set. Pero pinipili ko yung mga working, itinatabi ko. Okay, hindi ko tinatapon. Kasi for emergency, at least kung isa lang naman yung kailangan mo, meron at meron ka magagamit. Tulad nito. Okay. So subukan natin 'to. Kasi maaring mangyari yan, classmate, na bago siya. Actually, nangyari sa akin na last year, okay? Isang set bago. Wala pa isang buwan yung nandito bumigay. Okay, hindi nag-response. Wala pa isang buwan 'yon. Okay. So, physically kung i-check mo siya, para okay naman siya, no? Mamaya te-testerin natin 'to. Kung may ano pa yung resistance niya. Pero sa ngayon, ito muna, palitan natin to. Tingnan natin, baka high tension wire lang. Problema. Yan. So ganyan lang muna, no. Subukan natin. So ito, classmate. Pinalitan natin yung isang high tension wire. Then tingnan natin yung ano. Idle nya. Diba? Steady, hindi na nagloloko. Rev natin. Pansin nyo, buong buo na, wala na yung katulad nung nauna nating observation na pag nirev natin is parang sinisunok or inuubo-ubo yung makina bago mag-gain up yung RPM nya. So ulitin natin. Ba? Sa tambucho wala na rin tayong maririnig na ano, yung pumuputok-putok. So kung kanina hindi nagre-react to pag binubunot, no? So ngayon gagawin natin, bubunutin natin. Yun. Kung napansin nyo, nung binunot natin, medyo naging malikot yung makina. Ibig sabihin, nagre-response na siya. Yan, oh. After nating matest na hindi na siya pumapalya, after nating mapalitan ng high tension wire, binunot ko ulit itong ano, itong spark plug number 2, which is ito yung basang-basa kanina. Papansin nyo, yan, shiny lang siya, pero hindi katulad nung kanina na talaga basang-basa. Ibig sabihin, once na nagbibigay na ng ano, nag-i-spray na ng fuel or ng gas yung ating injector na doon, gumagana na to, kaya nasusunog na niya, hindi na naiipon dito yung gasolina. Yun. Yun.
Papansin nyo, tuyo na yung ano niya. Tuyo na yung ceramic niya. Hindi katulad kanina, talagang basang-basa. Yan. Babalik uli natin ito. Yan. So ngayon, para malaman natin kung talagang sira na to, gagamit tayo ng multimeter. Okay? Makita nyo? Pag pinagdidikit natin to, ibig sabihin, nagbabago siya. Ibig sabihin, may continuity. So ngayon, dapat yan. Sasak natin. Yun, no? Wala. Walang pagbabago. So yun mga classmates, so naayos natin yung palya, hindi na siya umuubo. Tutusin parang libre lang kasi ginamit naman natin pamalit dito ano na, second hand o napaglumaan na rin. Pero ano naman siya, working condition naman. Okay, so ganun lang mga classmates. Kung itatanong nyo sa akin, paano kung wala kayong extra na ganito, katulad ko kasi may extra ako eh, paano nyo ngayon madadiagnose? Kasi ang hirap naman na bibili kayo tapos hindi pala ito yung sira. Okay, so kung na ano nyo yung ginawa natin kanina, di ba, binubunot natin tapos titingnan natin yung reaction ng makina. Pag hindi to nag-react, ibig sabihin may problema dito sa ano, high tension wire. Ang gawin nyo muna, patayin yung makina, pagpalitin nyo. For example, ito yung pumapalya kanina, pagpapalitin ko lang tong dalawang wire na to. Okay, pagpapalitin ko. Syempre, pagpapalitin nyo rin dito sa dulo, no? Kasi may firing order ngayon, hindi pwedeng ito lang pagpalitin nyo. So gagawin mo, bubunutin mo to ng buo. Ayan, lipat mo doon sa kabila, and then ganun din. Pag yung palya ay lumipat dito, okay, ito hindi na to namalya. Tapos yung palya lumipat dito sa number 3. Ibig sabihin, yun talaga, high tension wire talaga ang problema. Kasi yung spark plug naman, as is yun, di natin pinalitan. Kumbaga, ang nagpalit, eto, tapos lumipat yung problema, lumipat siya dito, yun na, mapipinpoint na natin na high tension wire ang problema. Then, pwede na kayong bumili, okay, ng replacement or bago. So, for recap lang, mga classmates, yung ginawa natin ngayon, okay, una, namamalya yung ating sasakyan. Tinignan muna natin yung mga spark plug. So tip yon mga classmate, hindi porket basa ang spark plug ay kailangan ng i-top overhaul. Mapapagastos kayo doon. Alamin nyo muna kung yung ba ay langis or gasolina. Pag gasolina yon, ibig sabihin hindi lang siya nagsusunog ng gasolina. Okay? Pag nakita nyo langis, yon, top overhaul. Pag langis ang nakikita nyo. Okay? Kasi kalimitan, nababasa ko sa Facebook, pinapakita spark plug, nakitang basa, sasabihin kagad i-top overhaul. Diba? Mapapagastos yung ano natin, yung may-ari nung sasakyan. Kung itatop overhaul agad, eh high tension wire lang yung naging problema dito sa sasakyan natin. Tapos pinalitan natin, ang galing din sa luma. Diba? Ngayon gumana na, nawala na yung palya. So ganun lang ang simpleng pagdadiagnose mga classmate. Step by step, wag muna tayong jump into conclusion, yung pinakamahalagad na gagawin or ano. Doon muna tayo sa basic at pinakasimple. Tulad nito, sabi ko nga, nagawa natin ng libre na wala yung palya, wala tayong binayarang pyesa, wala tayong binayarang labor, diba? Naayos yung ating sasakyan. So kung nagustuhan mo yung video natin mga classmate, click mo lang yung like, subscribe ka na rin at hit mo yung notification bell para ma-update ka sa mga susunod nating i-upload na video. Maraming salamat mga classmate.